Samantala, 12 ang sugatan sa pagsabog ng isang tangke ng LPG sa isang bahay sa Kalayaan, Laguna. Marami sa kanila nalapnos sa mga balat sa tindi ng pagsabog. Narito ang report. Nagkalapnos-lapnos ang balat ng batang babaeng ito matapos sumabog ang isang LPG tank sa isang bahay sa Barangay Longos, Kalayaan, Laguna. Isa lang siya sa 12 tao na nasugatan sa insidente. Base sa inisyal na investigasyon, inaayos daw ng biktimang si Roderick Bellica ang host ng LPG tank sa kanyang bahay. At dahil walang kuryente, nagsindi siya ng kandila para mailawan ito. Pero bigla raw lumiyab ang tangke saka sumabog. Kritikal ang kondisyon ni Bellica at kanyang ina na nagtamo ng third degree burn. Sugatan din ang kanyang misis. Gayon din ang tatlong batang bumibili noon sa kanyang tindahan at pitong iba pa. Agad isinugod ang mga biktima sa General Juan Cailles District Hospital sa Pakil. Pero marami sa kanila inilipat sa Philippine General Hospital sa Maynila. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang nangyari. Tips naman ng Department of Energy para ligtas ang paggamit ng LPG. Palaging i-check ang rubber tube ng tangke kung may crack ito. Palitan din ang rubber tube isang beses kada 2 taon. Dapat laging nakatayo ang posisyon ng tangke at nakalagay sa patag na sahig o lalagyan. Maaari rin i-check kung may tagas ang tangke sa pamamagitan ng paglalagay ng soap solution. Huwag din ilagay ang tangke malapit sa mainit na bagay o sa ilalim ng araw at ulan. Para sa unang balita, Dante Perello reporting.